amin. Maraming salamat, Lord, sapagkat sa kabila, Panginoon, ng aming mga pinagdaanan na isang linggo, kami po'y binalik ninyo sa inyo pong tahanan, O Lord. At Lord, muli kami po ay lumalapit sa inyong harapan. Kami po'y humihiling ng kapatawaran, O Lord, sa aming pong mga kasalanan, sa aming pong pagiging hindi matapat sa inyo, Lord. Muli, O Lord, kami po ay humihiling, Panginoon, ng kapatawaran, O Lord. At dalangin namin ang banal na dugo ni Jesu Cristo, Lord, ang siyang maglinis sa aming pong mga karumihan. Gawin niyo po kaming marapat, Panginoon, na manahan at magsamba po sa inyo, O Lord. Lord, dalangin po namin, Panginoon, sa umagang ito sa aming pananambahan. Paspusin niyo po ng banal na Espiritu aming pong pastor na siyang maghahayag po na inyong salita. Mangusap po kayo sa inyong pong mga anak. Palakasin niyo po kami, Panginoon. Dalayan ko po, O Lord, ang aming pong mga kapatiran na siya po sila po'y papatungo po sa aming pong bahay-sambahan. Patuloy niyo po silang ingatan na makapiling po namin sila, Lord, sa inyo pong pananambahan. Kaya, Lord, sa aming pong gagawin, kaya po patuloy ang kumabay, magpatnubay. Tanggapin niyo po, O Lord, ang aming pong pananambahan sa inyo sa umagang ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Remain standing po as we sing another song. Awitin naman po natin a new name in glory. Awitin po natin ang masaya at masigla on the first verse now. Sing! I was once a sinner, but I came pardon to receive from my Lord. This was freely given, and I found that He always kept His word. For there's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. A sinner has come home. For there's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, never more to roam. I was humbly kneeling at the cross, fearing not but God's angry frown. Then the heavens opened and I saw that my name was written down. For there's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. A sinner has come home. For there's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, never more to roam. In the book 'tis written, saved by grace, oh, the joy that came to my soul. Now I am forgiven, and I know by the blood I am made whole. For there's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. A sinner has come home. For there's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, never more to roam. Amen. One more song. Keep on the battle line. Firing lines. Ready, sing. If you're in the battle for the Lord and right, keep on the firing line. If you're in, on the firing line. There are many dangers that we all must face. If we die of fighting, it is no disgrace. Coward in the service, he will find no place. So keep on the firing line. You must fight, be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God, just keep on the firing line. God will own the soldiers He can trust. Keep on the firing line. If you wear a crown, then wear the cross you must.
firing line. Life is but too late, we're more than master dear. Help to banish evil and to spread good cheer. Great, you'll be rewarded for your service here. So keep on the firing line. You must fight brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the on the last verse now. When we get to heaven, brother, we'll be glad. Keep on the firing line. I will praise the Savior for the call we had. Keep on the firing line. Leading them to Jesus. With a shout of welcome, we will all march in. So keep on the firing line. You must fight, be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would win for God and the right, just keep on the firing line. Amen. Maray na po tayong magsubago po. Okay na? Okay. Announcement muli. Purihin ng Diyos, inihatid na tayo dito sa bahay sambahan. Amen? Napagtagumpayan ang mga pagsubok. Sa kabila ng mga pagsubok, problema, napagtagumpayan na sa church tayo. Amen? So wala tayo sa banig ng karamdaman, wala tayo sa... Ang iba kasi hindi nakakapag-church dahil nasa mabigat na problema. Pero mas pinili natin na mag-church. Announcement po, prayer meeting every Wednesday, 6:30 p.m. Saturday, what? 5:30 a.m. So, ang message po sa susunod na mag-preach ay si Brother Willie Martin about the virtue of honesty. Okay? Sa 1 Kings chapter 15, 2 Kings chapter 15. Good news classes ang visitation every Saturday. Ang mga young people po ang nagpe-perform dito. Purihin ang Diyos. Ang mga kabataan ay involved na sa gawain. Last Tuesday yata, dando doon sila sa Tanay. So masaya po ang mga YP. Amen? Sila po yung next generation ng church. Amen? So pag-pray po natin silang patuloy. Prayer vigil every last Sunday of the month. So atinan po natin ito. Minsan lang po ako siya, dalawang beses lang po ako naka-absent mula nung start po yung prayer vigil. Hindi po ako nagmi-miss dito. Joyful Ladies Fellowship after PM service. Si Pangulo. Meron din ba tayo? Okay. Sabay na lang tayo sa kanila. So, nasa Book of Acts po tayo, mga men. Pag-aralan natin, chapter 13. Yung chapter 13 po, yun po yung... heart o pinaka-sentro ng Book of Acts kasi missionary journey ni Apostle Paul and Barnabas. So pag-aralan po natin ang chapter 13. Joyful Ladies Fellowship, Barangay Film Showing on May 26 at Lynette Subdivision, Saug. Assigned group po dito, NOAA. So patuloy po nating suportahan. Okay? So, birthday celebration. Birthday celebrant on May 21, Hannah May Gilbuela. Nandito ba? Okay, May 23, happy birthday to Jasmine Soriano. Jasmine Soriano, May 23. May 24, happy birthday to Nicole Amparo. Nicole Amparo. Wala dito? Pamiyana lang. Rabon. May 26, happy birthday to Ruby Grace Francisco. Wala rin? May 26, happy birthday to Sister Johnny Rose Francisco. Wala rin?
Okay? So, biniyayaan tayo ng Panginoon ng isang bisita. Amen? Say amen. Okay. Maribik Ukson. Bisita po ito ni Nanay Leonor. Okay, there is Maribik. Thank you for coming. Salamat, Maribik. Pwede na po makaupo. Okay, meron din po tayong visiting brethren. Galing pa po ito sa Amerika. Okay, si Brother Ronald Garcia. Okay. So more than 10 years yata. Okay. Brad, thank you sa pagdating ha. Salamat na sa church ka. Kapiling ka muli namin. Tatay po ito ni Russell ha. Baka hindi nakakaalam. Okay. Oh, asawa. Okay. Supposedly, meron po tayong baptism ngayon. Si Sister Charlene Rivera. Pakita yun po. Okay. Kaya lang marumi kasi yung ating, ano, mamayang hapon na lang, ma'am, ha? Okay, thank you, ma'am. Okay. Piding po, bago po dyan, i-welcome po muna natin ang mga visitors, regular visitors, at saka yung ating bagong dating. Shall we all rise, please? And happy birthday na lang po, isunod natin. Amen. Tayo po yung magkamayan. Nagkagalak ako at makasama ka sa ating pagsamba. Purihin si Jesus, pagbati ko sa'yo ay pagpalain ka. Namadama mo rin pag-ibig ng Ama. Huwag kang mahihiyang makipagkamayan. Magsabi ng Amen at magkalanginan. Handog ng ating Diyos ay kapayapaan. Magsabi ang lahat, maraming salamat. One more time! Nagagalak ako na makasama ka sa aking pagsamba. Purihin si Jesus, pagbati ko sa'yo ay pagpalain ka. Namadama mo rin pag-ibig ng Ama. Huwag kang mahihiyang makipagkamayan. Magsabi ng Amen at magdalanginan. Handog ng ating Diyos ay kapayapaan. Magsabi ang lahat, maraming salamat. Magsabi ang lahat, maraming salamat. Magsabi ang lahat, maraming salamat. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time, mas mabilis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Piding po on piding May 27, assign po dito si Sister Jenny Rojas. Flowers, May 27, Sister Neria Soriano. Okay, gusto niyo ba ng special number bago po ang God's Heritage Choral? Okay, tawagin ko na po ang special number. Hello. Morning po. Hello and good morning po.
Thank you, Rebecca, J.R., I'd rather have Jesus. Gusto ko pong special, i-recognize po ang presence ni Pastor Caloy. Pastor Caloy, salamat po sa pagpunta. Okay, choir na po. Thank you.
Umaga po sa atin lahat. Good morning po. Amen. So, ito na po yung huling ano natin, message tungkol po na sa Daring Faith. At ang pinaka-tema nga po natin dyan, ito po yung key susi para sa milagro. Ewan ko po, no? Labing isang linggo natin, pinilakay ito. Meron ba mga milagro nang nangyari sa inyo? Meron po ba? Amen. Na kay Len, may milagrong dumating. Dumating ang kanyang asawa. Amen. Kaya, hello. Kaya si Len po, pagtatawagan niyo, cannot be reached. The line is busy. Amen. Andito rin si Pastor Caloy. Ano po, dahil siya po ay na-aksidente na nakaraan, na-semplang po siya sa motorsiklo. At sugat-sugat. Nandito na po siya ng Wednesday, nakapag-preach po siya, pero hindi po raw siya nakauwi kahapon dahil masakit pa raw yung mga sugat. Na? Kaya panalangin niyo po ipag-pray si Pastor Caloy. At least dito po, meron nag-aasikaso sa kanya. Doon po kasi wala eh. Kasi binata ito eh. Ewan ko naman yung mga matandang dalaga dito sa atin, ayaw pang pakasalan si Pastor Caloy eh. Para naman meron ka inaalagaan, meron na rin nag-aalaga kay Pastor Caloy. Okay na? So, masaya ba tayo lahat? At syempre, congratulations din kay Brother Rading. Tayo ka nga, Brother Rading. Amen? Alagay ko, milagro yung pagkakapanalo niya rin eh. Pero dati na po siya naging kagawad, naging dating kagawad ka na doon, ano? Pero matagal na po yon. At siya po ay nakabalik muli sa pagiging kagawad ng, ano ang barangay yun? Lias, ano? Lias. Amen? At syempre po, marami pa po yung mga team pabali, dalawa po ang nalaglag sa kanila. Dalawa. Kaila Pastor Brother Rading, dalawa din na nalaglag, tama ba? Okay, no? Kaya po rin ang Panginoon. At si Sister Shirley naman, dapat babautismuhan natin. Ay, yan naman ako, kapag tingin ko, mababa na yung tubig, medyo hindi pa malinis. Hindi naman may hindi lang malinis. Na? May naganda pa, no? Kaya mamayang hapon na lang. Ano po, ay, hindi nila ma-train mamaya na, tama-tama, after ano, mabilis naman mapuno yan eh. Malinis. Parang presko-presko naman yung tubig para kay Sister Shirley. Amen? Okay, so purihin ang Panginoon, mga kapatid. At yung naging lakad din naman namin doon po sa Tanay, naging mabunga. At marami po ang tumanggap sa Panginoon. Okay, at si Pastor Joel nga ay nagpaplano na mag-outing. Sabi ko, bigyan nyo kami na schedule, pupunta kami dyan. Ano po? No? Medyo malayo lang yung biyahe, pero maganda po doon. May mga ilog, no? Maganda raw yung ilog dahil maliliit lang yung buhaya doon. Ayan, doon tayo. Ngayon, meron naman, di ba, mas magandang ilog. Yung nga lang, may mga linta. Okay, so mamimili lang daw tayo kung gusto natin buhaya o linta. Ano po, nasa sa atin na po yon. Kung saan natin gustong mapunta. Okay, so yun po, no? Wala pa naman binibigay. Nag-message lang po siya kahapon. Ngayon po, ang ating pong huling message, daring to go in faith. Ibig sabihin, no? Lahat yung ating napag-aralan, i-apply na po natin. Amen? At subukan na po natin yung ating pananampalataya. Subukan na natin yung ating paniniwala sa Panginoon at kung paano kumilos ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen? No, kaya mga kapatid, alam niyo po, napakasarap talaga ng nasa Panginoon. Marami pong nakakamiss po nito eh. Di ba? Amen? Amen? Pag ikaw ay nagkukwento tungkol sa Panginoon, iiwan ka eh. Ayaw nila ng mga topic po tungkol sa Bible, lalo na po pag tungkol sa Bible, ayaw na eh. Ano po? Pero ganun pa man, dahil tayo po may mga Kristo sa puso, hindi dapat po tayo naaawat para po ikwento ang laman ng salita ng Diyos. Okay, tayo pong lahat ay tumayo. Magsambo natin dito po sa Matthew chapter 11, verse 28. Thank you. Matthew 11:28. Sabi dito, na magbukas lang kayo ng Bible niyo po. Kung may Bible kayo, buksan niyo po. Minsan kasi sumasablay yung ating monitor eh.
Kaya advice ko lahat na mag-special number, magdala kayo ng sarili niyong kopya. Kasi pag sumabla yon, tatahimik kayo, baka ma-embarrass lang kayo pag kayo ang nag-special number. So magdala kayo ng sariling kopya. Ganun din yung ating mga song leader. May mga songbooks naman po dyan, na buksan nyo yung songbooks. Huwag lang tayo mag-rely sa technology kasi ang technology po sumasablay. Amen? Okay, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Luke chapter 5, verse number 50. Luke 5:50. And he said unto the woman, thy faith hath saved thee, go in peace. James chapter 2, verse number 17. James 2:17. Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Tayo sumandali manalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa pagkakabasa ninyo pong salita. Dalangin namin, Panginoon, ikaw po ang siyang manguna sa aming pag-aaral. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy po na mangusap sa puso ng bawat isa na naririto po ngayon. Meron man po sa aming kalagitna, wala pa pagkatiyakan ng langit, iligtas mo po siya, Panginoon. Tinataas po namin kayo, salamat po sa mga pagpapalang inyo pong pinagkaloob na po sa amin. Kaya Lord, ito po natin aming inilig, salamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Two words, mga kapatid. Na, para may summarize lahat-lahat ng ating pong nabasa, two words po yan. Number one, the word is come. And number two is go. So dalawang salita yan, mga kapatid, come and go. Now, titignan po natin dito po sa ating Matthew chapter 11. Sabi dyan ang umpisang salita, come unto me. Amen? Okay. Tapos sabi naman, mga kapatid, dito po sa Luke 7:50, go in peace. So come and go, yan po ang summary ng mga messages po na ating pong napag-aralan dito po, mga kapatid, sa Daring Faith. Kaya dito, pinapakita po sa atin, mga kapatid, bakit muna come? Okay, syempre po, come ito, yung mga merong po mga problema, di ba? Yung mga tao na they are really confused, sila po ay mga ligaw, sila po ay mga broken-hearted, mga frustrated, mga kapatid, sila po yung mga depressed, sila po yung mga tao na, ibig sabihin, wala pong direksyon ang kanilang mga buhay. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, come. Come unto me, all ye that labor. Kaya mga kapatid, yung mga tao na talagang sabi natin may mga mabigat na mga pasanin sa kanilang buhay, ang sabi ng Panginoon, come. Amen? Then the second word dito is go. Ngayon mga kapatid, yung mga tao na yon na ibig sabihin, tumanggap ng invitation ng ating Panginoon to come. Now, yung mga tao na yon, yung po yung mga na-save. Mga naligtas, mga kapatid. Nagkaroon ng tatawag na transform life. Ano po? Hindi lamang po yan. Siyempre, nagkaroon po sila ng mga bagong buhay. Na yung mga buhay nila, na sabi nga na talagang baliktad ang takbo ng buhay. Eh, talagang umayos na po lahat yan. And they are now having really, sabihin natin, a better life than before kasi nga si Kristo ay naging tagapagligtas na po. At sino po yun? Na? Maaring ikaw yun kung ikaw yung ligtas ngayon. Amen? Pabago-bago yung aking salita dito, ha? Pwede ba maayos yun? Maipermi na lang? Siguro pag naayos na yung setting, kumuha kayo ng ano, yung mighty band, idikit nyo na para hindi na maikot pa. Hindi, maya, sig. Naku po. Okay. So, yung mga naligtas, mga kapatid, ang sabi naman ng ating Panginoon, go. Go in peace. Na? Go. Yan ang po ang sabi. Kaya yung pong two words po na yan, napakahalaga. Kaya sabi dito, come all ye that labor. Sabi niya,
take my yoke upon you. May binanggit pa po ritong yoke. Alam niyo po ba yan? Sa Tagalog yan, ang yoke, yung pamatok. Na? Naalala niyo po yung nilalagay sa mga batok ng kalabaw na sa atin po kasi pag-aararo, isang pamatok lang yan eh. Na pero sa ibang lugar, pinagtutulungan po yan ng dalawang baka, kaya dalawa yung pamatok. Dahil kami, pag nilagay sa batok ng dalawang hayop po na yan, yung hinahatak na o yung hinihila ng hayop, gumagaang kasi dalawa na po silang humahatak. Yan, sinasabi ng Panginoon, na kayong mga tao na tunay na bibigatan para po no, humarap sa mundong ito, abay halik kayo. No, kayo ay no, magpunta sa akin at ako ang inyong magiging pamatok. Amen? Ako ang tutulong sa inyo para kayo ay mabuhat nyo lahat yung mga pasanin na yan. Sabi sabihin, mga kapatid, if we come to the Lord Jesus Christ, then all of the burden will become lighter. Hindi naman sinasabing wala, magiging light lang po. Kasi may mga tao, iba ang paningin, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Para ang tingin nila sa Diyos, hindi po Diyos. Alam nyo kano? Genie ba? Genie. Amen? Na parang may lampara, pag kiniskis yung lampara, lalabas si genie, at sasabihin ni genie, your wish is my command. Hindi po ganon. Ano po? Ang ating Panginoon. Na? Kaya sabi ganun, your burden will become lighter. Na kaya yung mga taong pupunta ngayon sa Panginoon, sasabihin nila, inubuko lang ang Panginoon, ando pa rin yung problema ko eh. Ba't sinabi ba ng Panginoon, pag lumapit ka sa Kanya, mawawalan ka ng problema? Meron ba tayong verse sa Bible na nagsasabi na mawawala lahat ang problema mo pag na kay Kristo ka na? Wala naman eh. Ang sabi ganun, your burden will become lighter. Amen? Hindi ba sabi pa ng mga noon, bear ye one another's burden? So the burden will still be there, pero yung nga lang, mas magaang na po yan. Amen? Kaya mga kapatid, huwag naman kayo mag-over-expect or yung expectation nyo sobra-sobra. Bagamat mga kapatid, napakaganda nga ng ating expectation sa Panginoon. Napakaganda po niyan. Pero huwag mong i-expect ng ating Panginoon, 100% na masasabi, wala nang mangyayari sa iyo, no, ikaw lagi na lang magiging masaya. Tanggapin mo si Kristo, no, lagi kang nakatawa. Sino pa may sabi sa iyo? Kung si Job nga, nang sabing gano'n, walang kaalam-alam sa kasalanan, di ba? Tinubuan ng pigsa mula dandruff hanggang cuticle. Eh. Amen? Amen? Na ando doon po, mga kapatid, and even na the disciples who followed the Lord Jesus Christ, nakaranas din po sila ng mga sigalot sa kanilang buhay. Na hanggat matakot sila, napatawid sila sa isang dagat. Oh, at sabi nga ng Panginoon, mamamatay na kami dahil nga napakalakas ng mga unos. Hindi ba? So, ang sabi lang ng Panginoon dito, tayo po ay magpunta sa Kanya. Hali kayo. No? And sabi nga lang, yung burden niyo will become lighter. Kaya nung tayo po ay naligtas, mga kapatid, na hindi na po yung verb na come, pinalitan na po ng Panginoon. Ano na po? Go. Amen? Go na po, mga kapatid. Yung ating pong verb na ginamit ng ating Panginoon. Yan nga po kasi ang sabi niya doon sa Luke chapter 7, verse number 50. And he said to the woman, sabi niya ganoon, thy faith hath saved thee, go in peace. Amen? No? Go in peace. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Pagdating nga doon sa ano naman, James chapter 2 verse 17, even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Now, hindi po sinasabi, by works, tayo po ay maligtas. Hindi po kailanman sinabiyaan netong si James. Na ang sinasabi ni James, kailangan yung faith nyo merong action. Ang faith nyo, merong pong katunayan na kayo ay talagang naglagak na ng inyong panalampalataya sa ating Panginoon. At kung yaan ay walang makikita sa inyo na parang na manifestation ng inyong faith, then your faith is dead. Amen? Kaya mga kapatid, sabi nga, come and go.
yung kampo na yan, doon po tayo mga kapatid, naglagak ng ating pong pananampalataya sa Panginoon. Ano naman? Yung go naman, ito na po yung aksyon na talagang tayo po ay nagtiwala na sa ating Panginoon. Ha? So yun po ang pinapakita po sa atin dito mga kapatid. Na, kaya, if you claim to be a believer of the Lord Jesus Christ, and you are not going, no, you are not going, na para bagang, na hindi ka nga na-involve sa gawain ng Panginoon, then your faith is useless. Amen? May nagtanong sa akin, sabi mo daw sa aming church, yung mga matatanda, ayaw nang kumilos. Kasi daw mga senior na raw sila. Tingnan niyo po, pati paglilingkod sa Panginoon, discounted. May 20% na discount. Eh, may bat pa. Di 32%. Nasabi ko ito sa amin, na, ang ginawa ko doon sa amin church, yung mga bata, ang ginamit ko, yaan, na, mula Bible reading, sa music, ngayon may gitara. Di ba mga kapatid? Amen? Kasi yung mga bata na yun, mas mahaba pa yung oras nila para makapaglingkod sa Panginoon eh. Kaya nga pag meron naliligtas na dalawang matanda, isang bata, pag binilang nila, na ilan na naligtas? Dalawat kalahati. Bakit dalawat kalahati? Eh kasi dalawang matanda, yun yung buo, yung kalahati, bata. Mali po, isang buo, tsaka dalawang kalahati. Dalawang tanda na yun eh. Amen? So yung sabihin, mga kapatid, dito po, ayaw nating maging useless naman yung faith natin. Kasi, tingnan nyo ha, you call yourself a Christian, pero hindi mo naman na-exercise yung faith mo. Amen? Kaya sabi mo, Bible believer ako. Ako ay follower ni Jesus Christ. At sige, ano involvement mo? Eh wala. Kaya dito po, God is in the business of telling people to go. Na? Bakit ko po nasabi yan? Tignan niyo po. Ano ang sabi ng Panginoon kay Noah? Go build an ark. Tama? Oh, ano ang sabi, mga kapatid, ng Panginoon kay Abraham? Go and find yourself. Go to another country. Di ba? Yan ang sabi niya. Ano pa sabi niya po kay Moses? Go back to Egypt para maging deliverer. Na? Sa ibig sabihin, kay Paul, kay David, at marami pa pong mga mananampalataya o Bible character, sinabi ng Panginoon, go. Amen? Go, mga kapatid. Kaya, dito po, pinapakita po sa atin, mga kapatid, kung ikaw ay ligtas na, tapos ka na doon sa kam. Amen? Nasa going ka na po dapat ngayon. Sabi-sabihin, lahat po na nagpag-aralan natin for 11 Sundays, no, now it is the time para po sa atin to go and apply yung mga salita po ng ating Panginoon. Hindi yun, napakinggan lang natin. Hindi ba? Amen? Oh, dapat yun ay talaga pong naririto na sa ating puso, nakikita na sa ating pong mga buhay. Ano po? Ngayon, isang ilustrasyon. Ito po, halimbawa, gusto mo ba na ikaw ay merong kasama sa iyong bahay? Na kasama mo yan sa iyong bahay all of your life. Ibig sabihin, habang buhay mo na siyang kasama. Na para baga for all eternity, kasama mo na siya. Yung nga lang, mga kapatid, ang problema, yung kasama mo na yon hindi ka gusto. Asar sa'yo. Actually nga, he or she hated you. Amen? Gusto niyo magkaroon ng kasama sa bahay na hindi maayos ang inyong relasyon? Sana kung ilang araw lang yan, ilang linggo lang yan, mga kapatid, habang buhay. Kaya yung mga iba, umiwalay sa biyanan. Natatawa kayo, ha? Sabi, may authority ni si pastor sa salita tungkol sa biyanan. Wala na siyang biyanan, eh. Di ba mga kapatid? Na? Parang ayaw natin. Na? Kasi hindi maganda mga kapatid. Na nando doon sa isang bubong, hindi po kayo maayos na nagsasama po dyan. Siyempre kung meron man po tayong gustong makasama, kung saan tayo nakatira ay yung mga taong alam natin nagmamahal sa atin. Opo. Amen? Amen? Aba, mahirap yata ang kasama, mga kapatid, yung galit sa'yo.
Eh, pre, gusto mo yung nagmamahal sa iyo. Di ba? Alam niyo po, ganyan ang ginagawa ng ating Panginoon eh. Alam niyo, no? Kaya nga, yung mga tao na hindi po nagmamahal sa Panginoon, hindi po pupunta sa langit eh. Di ba, amen? Mahirap naman na pati yung galit sa Diyos pupunta sa langit. Palagay nyo matutuwa ang Diyos doon? Hindi po matutuwa ang Diyos, mga kapatid. God only wants people in heaven who really, genuinely, mga kapatid, love Him very much. Yun po. Bakit niya papayagan na yung mga tao na hindi naman nagmahal sa Kanya, dadali niya sa langit? Hindi niya po papayagan yan. Para masasabi po natin, wala pong sense. Amen? Kaya ang Panginoon, tignan niyo, pwede naman tayo ng pagkaligtas, langit agad tayo eh. Eh bakit nasa lupa pa rin tayo? Kasi intentionally, mga kapatid, nilagay tayo ng Panginoon dito sa lupa for us, no, na makapag-decide sa ating pong mga sarili, mamahalin ba natin ang Panginoon o hindi natin mamahalin ang Panginoon? Amen? Amen? So it is your choice. Nasa iyo pong pagpipili, mga kapatid. Ano ba? Sino ba ang mamahalin mo? Ang sanlibutan ito o ang Panginoon na nagligtas sa iyo? Amen? Oh, kaya mga kapatid, napakahirap po. Now, sa Bible, meron pong yung, ano, yung parable of the, ano ito, supper. Na isang hapunan. Na, kinikwento ng ating Panginoon na merong certain na tao po naghanda. Ibig sabihin, big time po ito, grande. Na yan po yung matatagpuan po natin sa Luke chapter 14, verse 16. Tingnan po natin ito. Luke 14, beginning verse 16. A certain man made a great supper and bade many. Marami po siyang inimbitahan niya na sabi. Now, tingnan niyo po, hindi lang ordinary na supper po ito, ang pagkakabanggit po ito dito, great supper. Amen? So, ito po ay mga kapatid, talaga pong malaking handaan. Napakalaking handaan po. Ano po? At sabi, siya po ay nag-open invitation. He bade many, sabi yan. And sent his servant at supper time to say to them that where be then come, for all things are now ready. Now, tingnan niyo po, mga kapatid, ang napakaganda po dito, no? Every time the Lord will invite us, no? Everything is ready. Yan ang sabi. Ibig sabihin, hindi ka na mag-aayos sa upuan yan, hindi ka na mag-aayos sa yan. Kakain ka na lang. Naalala ko noong araw, kami po yung mga estudyante pa lang, na hindi pa ako saved. Sa bahay kasi, na nakikitira lang po kami, doon sa tiyahin ko eh. Kailangan doon, magtatrabaho ka, nakakahiyang kumain pag hindi ka nagtatrabaho. Kasi pinapakain kami eh. Ano po, kaya kailangan, maghugas ka ng plato, maglampaso ka. Na pag may madyong, magbantay ka doon. Ganun po. Kaya pag halimbawa kainan na, na at tatawagin ka para kumain at wala ka namang ginawa, alam mo kung paano tawag sa'yo, ganito, Butch, kain na lang. Parang ang hirap lumunok, di ba? Pag ganun, no? Kain na lang. Hindi kakain na eh, kain na lang. Sabi, no? Kakain ka na lang, wala ka namang ginawa eh. Di ba? So, dito po, mga kapatid, napaka-lucky po nito and everybody were invited. Verse 17, verse 18 na. And they all with one consent began to make excuse. The first, ito sabi yan, said unto him, I have bought a piece of ground and I must needs go and see it. I pray thee, have me excuse. Amen. Na nakikita nyo na po yung senaryo? Ha? Isang kilalang tao, siguro sabihin natin yan, kung yung barangay captain natin dito, no, nag-imbita sa atin, o si mayor, inimbitahan ka, di ba? Na? Tapos mag-excuse ka, ba napakahirap yata? Di ba? So yun ang sabi. Then, 19, and another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them, I pray thee, have me excuse.
Pangatlo, ito po, sa verse 21, 20, and another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. So the servant came and showed his lord these things. Then the master of the house, being angry, tignan niyo po ha, nagalit, pambira itong mga ito, kakain na lang, ayaw pa magpunta. Di ba? Being angry, and said to his servants, go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, and the maimed, and the halt, and the blind. And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. Amen? Bago palang sabihin ng master na ito ang mga imbitahan nyo kung ayaw nila, sabi ng mga servant, tapos na po, naimbitahan na muna, nadala na po namin sila lahat dito. May initiative, di ba? Amen? Hindi yung parang, alam niyo yung pako? Kung hindi mo pupukpukin sa ulo, di babaon eh. Meron mga lingkod ng Diyos na ganyan, pag hindi mo pinukpok sa ulo, hindi talaga babaon eh. Kailangan lagi may pukpok. Okay. 23. Ito ba? And the Lord said unto the servant, go out into the highways and hedges and compel them to come in that my house may be filled. No? Sabi nga doon, kung may bakante pa, sige, magpunta pa kayo dyan. Sa lahat ng lupalok, na kaya yung abutin. Kasi ang gusto ko, ang aking tahanan, itong kainan ito, gusto ko punong-puno. Amen? Okay, ito ang sabi ng ng man sa 24. And I say unto you that none of those men which were bidden shall taste of my supper. Na, inabi ng Panginoon dito po, ito ang sasabihin ko sa inyo. Lahat ng mga inimitahan ko, walang panahon para sa akin, hindi na yan makakatikim pa ng aking handaan kailanpaman. Because they are too busy to come. Alam niyo po, mga kapatid, na, ang tanong ay ito, ikaw ba servant ng Panginoon? Amen? Now, if you are servant ng Panginoon, then you are the one going and doing the invitation. Amen? Sabi, magpunta ka doon sa mga highways, sa hedges, sa lanes, no? Magpunta ka sa mga mahihirap, magpunta ka doon sa mga mayayaman, magpunta ka sa lahat ng klase, ng tao, sa mundo ito, magpunta ka. Kaya kung ikaw servant, mga kapatid, magpupunta ka. Amen? Pero kung ikaw yung unsaved, ikaw yung iniimbitahan. Mga kapatid, tapos na po tayo doon sa invitation ng Panginoon para maligtas, ligtas na po tayo ngayon. Ngayon naman, ang dapat na natin gawin, no, i-apply yung pananampalataya, sumunod sa Panginoon, and sabi ko sa inyo, our God is an a-going business God. Kaya mga kapatid, dapat tayo na po, eto na yung tayo humahayo. Tayo na nag-a-apply, tayo na nagpapakita, mga kapatid, kung ano yung ating mga napag-aralan dito po sa aklat na ito. Ang tanong, ginagawa ba natin yan? Na? Minsan amen tayo ng amen. Minsan yung amen natin, hindi natin naiintindihan kung ba't tayo umi-amen. Na? Pag sinabi kong, Christian ba kayo? Manalang, amen! Ang tanong, simpleng instruction. Patay agad ang marami sa atin, oras pa lang, baksak na tayo. And this is not, mga kapatid, a brand new sermon na binabanggit natin. Maging matapat tayo, maging maayos tayo, steward ng ating time. Amen? Doon pa lang, laglag na. Now, ang tanong ulit, are you a servant? Baguhin natin yon. Ano pa? Oh, yung mga Kristiyanong half day.
Dapat ang pagpapala sa Kristiyanong half day, kalahati lang din eh. Kaya kung bibigyan ka ng Panginoon, 100 piso ang pagpapala, 50 pesos na lang. Amen? Na? Para dito mga kapatid, God has prepared a very generous banquet. Di ba? Doon sa heaven. At ito po, throughout eternity. Di ba? Ngayon ang nangyari, yung mga naimbitan ayaw. Tignan niyo po doon sa nabasa natin sa Luke chapter 14. Ang una, sabi niya gano'n, hindi po ako makakapunta kasi nakabili ako ng lote. Nakabili ako ng lupa. Kaya have me excuse. Now listen, mga kapatid. Yung lupa ba nabili niya, pag hindi niya puntahan ngayon, bukas ba aalis yung lupa? Yung lupa, wala naman pupuntahan eh. Hindi naman makaalis. Yung lupa yun eh. Amen? So, ibig sabihin, ano? He can attend yung banquet na yan, yung supper na yan, if he really want to attend. Pero ang sabi niya, have me excuse kasi yung lupa, binili ko eh. Eh, bukas yung lupa, andun pa naman eh. Nakita niyo kung paano tayo mag-excuse sa Panginoon? Sabi naman, eh, nakabili ako ng mga hayop eh. O ano kayo doon sa hayop? Eh, pupuntahan ko, susubukin ko kung yung mga oxen magaling mag-araro. Bira bumili ka. Hindi mo nakita, makikita mo naman yung mga hayop na yan. Katawan pa lang, tignan mo kung kaya magtrabaho. Amen? Have me excuse. Sabi naman isa, bagong kasal po eh. Ayun, medyo parang okay pa eh, bagong kasal eh. Amen? Pero ganun pa rin mga kapatid eh. Have me excuse. Alam niyo po, nung ako ay naikasal, Sabado, Linggo, nasa church ako. Amen? Amen? Walang honeymoon. Amen? Nag-honeymoon na kami after na po nung mga church attendance ko po. Hirin niyo po. Amen? Oh, nung ako ay naikasal, nagpatuloy po ako naglingkod sa Panginoon. Alam niyo po, isang bagay, bakit ang tagal kong hindi kumuha ng solemnizing na lisensya po. Kasi yung mga ikinakasal ko, after nung kasal, hindi ko na nakikita naglilingkod sa Panginoon. Umayaw ako. Pakasal na lang kayo sa iba. Na, hanggat itong si Claudette at si Hill, yan yata ang huling kinasal ko. Kayo ba, Claudette? Asa ka ba? Kayo ba huling kinasal? Parang sila eh. Sabi, Pastor, patutunayan namin maglilingkod pa rin kami sa inyo, sa Panginoon. So, naglingkod. Kaya ngayon, yung mga nakita kong naikasal ni Pastor Jerry, nagpapatuloy. Na? Sino ba yung kinasal ko? Ng kinasal ko, eh? Sino ba? Hindi, sila Edmond, hindi akong pumirme, no? Ito na yata, sila Rabay eh. Ako na ba pumirma sa inyo? Huwag kayong mawawala. Paglilingkod. Kasi kawawa na naman yung hindi ko ikakasal. Dahil nawala na naman. Amen? Amen? Na? So may mga dahilan mga kapatid. Kahit pastor po ako, nagtatampo din ako. Kala nyo hindi ako nagtatampo. Nagtatampo din ako. Kayo lang ba pwede? Hindi ko lang pinahalata. Tahimik lang ako. Kaya may sakit ako sa puso eh. Sa kakakimkim ng mga hinanakit. Amen? Kaya, mga kapatid, tingnan nyo, na, puro excuses. Kaya sabi tuloy ng Panginoon, yung mga yan, hindi na makakatikim niya sa akin. Amen? Kaya, mga kapatid, tingnan nyo po. Sa, makita po na, alam nyo po, hindi, sabi nga sa inyo, yung two keyword natin. Una, come and go. Alam nyo ba sa Bible, napakarami po ang mawawala kung wala po yung salitang go. Ilagay niyo nga dyan. Ewan ko kung nailan. Tignan niyo po, ha? I must go to obey God. Tignan niyo po. I must go to do God. To do good. Di ba? Nakita niyo po, ha? I must go to obey God. Yung God, G-O. Andun yung go. I must go to do good. G-O ulit. Yung good. Now, I must go to live the
gospel. G-O na naman. I must go to become godly. Ayan na naman. I must go to reach my goals. G-O na naman. I must go to share the good news. Sa madalit sabi, mga kapatid, ano, napakarami pong no, bagay na napakahalaga pag inalis mo yung go. Amen? Oh. Kaya mga kapatid, tignan niyo po. Key to miracle. Kaya dapat po mga kapatid, yung ating pong faith ngayon, it is now time to go at i-apply na po natin yan mga kapatid. Na paano po tayo may involve? Okay, ito po. Na una, ito po ang isa sa mga goal ko. Na sana maging goal niyo rin, ano? Na ang bawat upuan ng auditorium po na ito, kailangan lahat may nakaupo. Gusto niyo ba 'yon? Mas marami kayong kakwentuhan habang ako nagpi-preach. Amen? Oh, ano pa ang goal? Magkaroon ng elevator. Amen? Ayaw nyo yata. Ano pa? Mga kapatid, mabili yung katabilot eh. Ano pa? Makapag-umpisa pa ng maraming mga misyon. Ano pa? Maayos yung ating audiovisual. Amen? Ano pa? Marami pa po, mga kapatid eh. Na? And I know and I believe, mga kapatid, God will work miracle. Ano lang kailangan po dyan? Aba, yung faith. Kaya nga dinidare ng Panginoon yung faith po natin eh. Hinahamon po tayo. Ligtas ka ba talaga? Aba, kung oo, ang sagot mo, aba, ipakita mo sa akin sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. No? Kasi mga kapatid, we need to take God seriously. Maging serious na po tayo, mga kapatid. Hindi na po tayo batang simbahan. Hindi ka na rin batang Kristiyano. Na, you are joining this church not just to have a group or masabing meron kang church, mga kapatid. You are joining this church because you wanted to serve God. Yun po eh. Hindi sabi, hindi kasi yung mga Baptist parang mga sikat yata yun eh. Tatama ako doon sa mga sikat. Kaya lahat ng Baptist sa sikat, ng Dark Ages, patay eh. Patay lahat yung sikat. Tanggal ulo. Amen? Na? Kaya yan po, mga kapatid. Now, pag sinabi po natin dito po, alam niya, narinig niyo ba yung salitang go-getter yan, go-getter? Di ba? Yung mga sasabi yan, ayan, yung lalaki na yan, yung babae yan, go-getter yan eh. Ibig sabihin ng go-getter, mga kapatid, he gets or she gets whatever she desire, no matter how the cost will be. Di ba ganyan? Pag sinabing go-getter yan, ako, mga kapatid, na kahit tangke ni gera, harang mo dyan, eh talagang kukunin niya yan, gagawin niya yan. Alam niyo po, mga kapatid, kung yung gano'n na go-getter, gagamitin po natin sa Panginoon, aba, mga kapatid, marami po tayong mga goals para sa Panginoon na ma-accomplish eh. Na you will do whatever the cost, basta magampanan mo yung iyong naging commitment sa Panginoon. Amen? Na? Kaya yan po ang dapat po natin. Kasi ang gusto ng Panginoon, yung kanyang bahay mapuno. Na, magpunta pa kayo dyan sa mga lugar na yan. Doon pa sa lugar na yon. Kasi gusto ko ang aking bahay puno sa aking mga naimbitahan. Na, kaya mga kapatid, apply natin dito. Member ka ng church na ito. Gusto namin, gusto natin na ang church na ito puno. Amen? Puno. Puno ng mga mananampalatayang naglilingkod sa Panginoon. Hindi naman yung puno nga. Punong-puno naman ang sakit ng ulo. Tanong, ikaw, sakit ng ulo ka ba ng church?
Dalungin mo sarili mo. Kung lahat ng member ng Bible Baptist Church ng Marilao, katulad mo, ano na kaya ang church natin ngayon? Amen? Okay. Ito po. Yung pinaka-message natin ngayon. Hindi, outline lang, outline. Na? During the next three years, huwag muna mahaba, short term, 3 years from now. Na? Ito po. Where are we going and why? 3 years from now, mga kapatid. The next 3 years, where are we going and why? Saan ba tayo pupunta at bakit? Di ba, amen? Kailangan may direksyon eh. Na mahirap magpunta, mga kapatid, na wala kang direksyon. Tama? Okay, where are we going and why? Number one, sa ating outline, we are going to go to God for help. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa Diyos para humingi ng tulong. Hindi ko kani-kanino tayo pupunta para humingi ng tulong. Tao po. Amen? Alam niya mga kapatid, na nagtayo po tayo ng building na ito. Sabi ko, Lord, na ang nagbigay po ng tulong ang Pasay, si Pasusaw ko. Hindi ako humingi, pero nalaman niya po na magtatayo tayo, nagbigay. Sabi, oh, sabi niya sa akin, Pastor, na, tulong lang, hindi naman malaki, nagbigay po ng 10,000. Na, at meron tayong konting pera, mga kapatid, and we started to build yung temporary, yung ano yung pang samantala dapat, pero naging pang samantagal. Amen? Sabi ko, pag-pray natin yung mga poste na yan, pag-pray natin yung mga poste na yan, di ba? Amen? So, unti-unti. Tapos, meron mga ibang churches. Sabi, pwede ba ako mag-preach niya sa inyo? Sabi ko, bakit? Eh, may building program kami para makatulong. Para turuan ko yung mga members mo sa giving. Sabi ko, ganun din. Okay na yung mga members ko sa giving. Turuan mo na lang yung members mo para sila magbigay. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, na ang isa sa biyaya na binigay ng Panginoon, hindi po sa nagyayabang, ano po, na ito pong ating pong ginawa nito ay galing po sa ating first fruits, tithes and offering, special offering, at ano-anong klaseng offering. Amen? Amen? Hindi po ako lumapit sa iba, tulungan nyo naman po kami, tumutulo na yung kisami namin. Wala po eh. Sa Panginoon lang ako hihingi eh. Sabi ko, Lord, paano ba naman po ito? Pag umulan, basa po kami. Kung saan yung walang anghin, nandoon yung pulpito namin. Alala niyo po yan, yung mga panahon na nasa baba tayo. Si Chalice, walang kwarto. Ang kwarto niya po, yung likod ng lumang piano na nasa taas. Na? Kaya pag umangging pag ganon, iaharang yung piano doon, nandun siya. Sasanggain. Amen? Sabi ko, Lord, kawawa naman si Chalice. Lord, kawawa naman yung mga member. Dito lang lahat eh. Kanino po ako tumakbo? Sa Panginoon. Sino ang ginamit ng Panginoon? Kayo. Bless kayo ng Panginoon para kayo ay magbigay ng inyong first fruits, ng inyong tithes, ng inyong offering, at eto na po tayo mga kapatid. Diba? Kaya nasabi po sa 1 Chronicles chapter 16 verse 11. 1 Chronicles 16:11. Seek the Lord and His strength. Seek His face continually. No? Magtuloy-tuloy lamang po tayong humingi na saliksikin, hanapin ang ating Panginoon. Amen? Psalm 34 verse number 10. Psalm 34 verse 10. The young lion do lack. Alam niyo pa, pag sinabing lion, malakas eh. And suffer hunger. But they that seek the Lord shall not want any good thing. Now, ano pa ang sinasabi dito? If you will seek your help from our Lord, sabi yan, you will not lack good things. Ano ibig po sabihin niyan? Hindi mo nakakailanganin yung mga good things. Bakit? Nasa yun eh. Amen? O, wala na yung mga verse natin yan, ha? Kaya kailangan maging goal natin yan sa daring faith.
Psalm 37, verse 40. Psalm 37, verse 40. And the Lord shall help them. Amen? The Lord shall help them. Tignan nyo na lang pa yung mga Bible nyo po. Ewan ka na ba nangyayari dyan sa taas? Hindi mailabas yung mga verses na yan. Okay, nandiyan na kaya, verse 37. Buktan nyo na lang yung mga Bible nyo po. And the Lord shall help them and deliver them. He shall deliver them from the wicked and save them because, bakit daw? They trust in Him. Kaya mga kapatid, pag ikaw'y nagtitiwala sa Panginoon, lahat ng proteksyon nasa iyo eh. Poprotektahan niya kanya sa inyong kaaway. Kahit minsan sa inyong kaibigan, kakilala, magtiwala lang tayo sa kanya. Okay, verse number, ano pa? Ephesians 3:12. In whom we have boldness, it says with confidence, by the faith in Him. Amen? 34, Psalm, verse 22. The Lord redeemeth the soul of His servants, and none of them that trust in Him shall be desolate. Ibig sabihin, ano? None of His servant na eh parang lalabas nakaawa-awa. Ibig sabihin, mga kapatid, na humingi lang tayo ng tulong sa ating Panginoon, hindi niya po tayo pababayaan eh. Okay, what are we going to do? Well, and why? Because, ano po, now we are going to go to God for help. Pangalawa po, we are going to go together for support. We are going together for support. Alam niyo po ba mga kapatid, ang tawag po dyan unity. Ang ating keyword, together. Amen? Together. Bakit po together mga kapatid? Because we are better together. Tama po ba yan? We are better together. Sabi ni Kapitana pabali natin, ang tingting pag nag-iisa, walang gamit. Pero pag yan ay pinagsama-sama, nakakawalis. So we are better together, mga kapatid. Amen? Na? Kaya dito po sa ating church, wala pong ministry na solo mo ministry yan. Na ikaw lang, hindi po mga kapatid, no? Dapat po, we work together. Amen? Because we are better together. Na? Kasi mga kapatid, tingnan niyo. Parang yung isang patak lang ng ulan. Na? Wala pong maitutulong yan eh. Pero pag marami o milyon-milyon na patak na ng ulan, kahit ang disyerto, pwedeng gawing garden. Tama? Amen? Eh, sabihin, ang isang patak, wala yan eh. Baka pagpatak niyan sa simento, tuyo agad eh. Pero pag milyong-milyong patak yan, naku po, mga kapatid. Hindi ba? Lubog ang SM. Amen? No? Kaya, mga kapatid, mas marami tayong nagagawa. Kaya dito po, meron tayong reasons. Reasons po, why we are going, ano ba ito? Ayan. Three reasons why we're going to join together and cooperate. Number one po, bakit kailangan tayo together? Because we are better together. Number one, because life is tough. Napakahirap po ng buhay. Hindi po natin kayang harapin ito na nag-iisa. Lalo po. Amen? Kaya no man is an island. Na ibig sabihin, mga kapatid, kahit ang Panginoon, sinasabi niya, dito po kay Solomon, di ba, two is better than one. Bakit po? Pag may problema ka, kailangan meron ka pong pag-unburdenan ng problema mo. Meron ka dapat makakausap. Kaya marami mga tao ngayon, mga kapatid, nadidepressed kasi sinosolo lahat, wala pong nailalabas. Kaya yon depresyon ang inaabot. Amen? Magsalita ka. May mga kasama ka, mga kapatid.
Alaya, sabi ni Elijah, sabi ka, kunin mo na lang ang buhay ko, Panginoon, ako na lang naman mag-isa eh. Sabi ng Panginoon kay Elijah, sino ba sabi sa'yo mag-isa ka lang? Napagdaan-daan pa mga propeta ko doon na hindi pa yumuyuko, nagbabow down kay Baal. Ibig sabihin, mga kabatid, ano, we are better na together. Tao po. Amen? Huwag kang maya na humingi ng tulong. Natira niyo po dito sa Acts 14:22. Confirming the souls of the disciples. Na? And exhorting them to continue in the faith that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. Na? Ano pa sinasabi po rito? Kahit pa yung mga disciples, sinasabing gano'n, ano? Na magpatuloy kayo sa inyong pananampalataya in spite of the persecution. Magpatuloy kayo. Na? Ibig sabihin, ano? Pinalalakas yung mga nanghihina. Ganyan po. Because life is tough. Malupit po ang buhay, mga kapatid. Life is unfair. Di ba? Kaya, alam niyo po, sa totoo lang, hindi po madali ang paggawa ng tama. Amen? It is not easy. Hindi po easy pa yan doing the right thing. Na? Mas madali pa nga ang gawin yung ikaw ay maging makasarili. Mas madali yun, mga kapatid eh. Na? Maging makasarili sa buhay. Pero napakahirap po na ikaw ay mamuhay nang hindi po makasarili. Di ba? Amen? Kaya ang buhay, mahirap talaga. Kaya kailangan po, magsama-sama po tayo. Amen? Pangalawang dahilan, because good always opposed by evil. Amen? Na, pag gumawa ka ng tama, may mga oposisyon. Ano ang gagawin ng oposisyon? Ha? Sasabihin yung tama, mali. At yung mali, tama. Amen? Na kaya mga kapatid, huwag kayo magtataka kung kailan kayo naging faithful tapos doon maraming parang galit sa inyo. Bakit nga? Because you are doing right. And evil will oppose you. Amen? Oh. Ano pa? Dito po, Philippians 1:27 hanggang 1:30, babasahin ko po ito. Hanggang ano pala, chapter 2, verse 2. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Yung conversation po yan, way of life. That whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, not together, and one mind is striving together for the faith of the gospel. And in nothing terrified by your adversities, which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that of God. For unto it, it is given in behalf of Christ, not only to believe in him, but also to suffer for his sake, having the same conflict which ye saw in me, and now here to be in me. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, and being one of accord, and of one mind. Sana sinasabi ni Paul dito sa mga taga-Corinthians, na kailangan sama-sama pa rin tayo. Amen? Kaya ako'y nagpapasalamat po sa inyo yung mga dark times natin po. Na bagamat ang iba sa inyo ay nayanig, pero nanatili po kayo. Amen? At masasabi ko, Lord, thank you for the victory. Amen? Na yung iba tumigil na, pero yung iba hindi pa rin tumitigil. Titigil din yan. Amen? Na? Okay, pangatlo. Because we can afford to do more together. Amen. Di ba maganda pag together, Len? Di ba, Len? Together again. Amen. 3 John.
Tignan niyo po. Verse 8. 3 John verse 8. Lapitan po. Tama ba yung relos dyan? Oh, tama. We therefore ought to receive such that we might be fellow helpers to the truth. Na? Kaya na pa sinasabi po dito, mga kapatid. We are better together. Amen? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, we are better together. Sarap, di ba? Lalo na kung sasabihin mo yung asawa mo, we are better together. Amen? Oh. Ito na po yung pangatlo. We are going to go on to maturity. Amen? We are going to go on to maturity. Actually po, we are headed that way these next 3 years. Na? Mag-mature po tayo. Paano tayo magmamature? Tignan niyo po dito sa sinabi po sa Hebrews chapter 6, verse number 1. Hebrews 6:1. Sabi niya, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go unto perfection or maturity, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Ano po ang sinasabi po rito? Huwag na tayo, mga kapatid, no? Yung parang basic lang, medyo lumalim-lalim na tayo sa ating po pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag na kayong parabagang nakanganga na lang at naghihintay na maipakain sa inyo espiritual. Kailangan matutunan nyo ng pakainin na yung sarili at pakainin na rin ang iba. Ibig sabihin, mga kapatid, ano? Kung ngayon isudyante ka ng salita ng Diyos, dapat, mga kapatid, ang goal mo, ikaw naman ang magiging teacher na. Amen? Na, kaya natutuwa ko doon sa ating yung Saturday Watch. Na talaga po yung mga dating para nahihiyang mag-share ng salita ng Diyos, ngayon po maayos na magsalita, mag-share. Amen. Dati sila po yung mga estudyante, ngayon sila na yung mga teachers. Amen. Lumalago eh. Tao po. Na hindi yun sabi, sis, Brad, pag-pray mo naman ako ha. Ngayon iba na dapat, ano po? Sis, Brad, ano ang prayer request mo? Yan! Amen? Na hindi ko naman sasabing, huwag ka nang humingi ng prayer request sa iba. Na, ibig sabihin, mga kapatid, ano? Dati ikaw ang laging umaasa sa prayer ng iba. Ngayon, mga kapatid, ikaw naman ang mag-pray para sa iba. Amen? Na, bakit po? Kailangan maging mature na po tayo. Hindi ka na dapat, mga kapatid, na konting salita lang na-offend ka kaagad. Napakanipis naman ang iyong puso. Balat sibuyas. Amen? Na dapat lahat ng pagkakataon ay inuunawa na natin. Nangako kasi siya. No? Hindi nyo naman tinupad. Unawain mo kung bakit hindi natupad. Hindi yung natisod ako eh. Na, minsan pag may preaching dito, akala mo ikaw ang tinitira, nasasaktan ka. Ayaw mo nun. Nasasaktan ka, ibig sabihin may pakiramdam ka pa. Hindi ka pa manhid. Yung iba nga manhid na eh. Kulang na lang sabihin yung pangalan nila. Pagkatapos pa ng preaching, Pastor, ang ganda ng message, ah. Sayang wala sila. Eh, para sa kanya na nga yun, sinasabi pang sayang wala sila. Hindi naman sabi ng pastor, hindi. Okay yun, hindi na sayang kasi para sa'yo talaga yun eh. 2 Peter 1:8. For if these things be in you, yan sabi, and abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid niyo, pag nag-mature ka na, hindi ka na po mabubokya. Amen? Alam niyo po, mga kapatid, tignan niyo, if you really want, God will work miracles in your life, kailangan mature ka eh.
Kasi pag hindi ka mature, hindi mo kayang i-handle ang mga miracle na ibibigay ng Panginoon sa iyo eh. Halimbawa, na materially, hindi ka naman sanay na maraming material. Bigla ka ngayon, nabigyan ng material. Baka mataranta ka. Baka hindi ka na makita sa church. Amen? Amen? Na? Para bagang yung mga milyones mo, hindi mo malaman kung saan mo gagastusin. At sabi mo, Miral, dami ng pera ko, hindi ko na kayang gastusin to sa loob ng anim na araw. Kailangan pitong araw. O di sakop na kaagad yun sa Panginoon. Oo po. Dati wala kang magandang bahay, bigla gumanda yung bahay mo. Ano magyayari? Pasensya na po, hindi ako makapunta sa church kasi walang tao sa bahay. Eh, dati naman walang tao yan eh. Amen? Amen? Ako niyo po mga kapatid? Na? Pero kung ikaw ay nag-mature na po, then that is the time, mga kapatid, makikita mo how God will bless your life. Kasi kaya mo nang i-handle. Amen? Oh. Verse number 9 pa, ng 2 Peter, yung kasunod na talata. Ang sabi po dyan, anyone who fails to go after this addition to the faith is blind. And bury, ano raw yan? Hindi, nali. Ito, verse 9, iba pala yung aglabasa. But he that lacketh these things is blind, na? And cannot see afar off. Short-sighted lang siya. And had forgotten that he was purged from his old sin. Nakalimutan, dati pala siyang makasalanan. Amen? Kaya mga kapatid, pag ikaw'y binibless ng Panginoon, na huwag mong babaguhin ang iyong lifestyle. Yung pa rin. Na? Ang iyong dapat ma-improve ay yung faithfulness mo lalo sa Panginoon. Last point na po ito. Number 4. We are going to go tell the world about the good news. Amen? Apat lang po yan. We'll go to God for help. No, ano yung pangalawa? Ha? Okay. We are better together. Then number 3, na sinasabi ko, we are going to go on maturity. Then, now ito na po, yung ating pong soul winning. Sabi po sa Romans chapter 10, verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Sinasabi ng Panginoon, ibahagi nyo ang kaligtasan. At alam nyo pa mga kapatid, ang utos ng Panginoon, hindi niya lang basta tayo inuutusan. Na ini-equip niya rin tayo. Kaya nga meron tayong Acts 1:8. Acts 1:8 sabi yan. But you shall receive power after the Holy Ghost has come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Merong kapangyarihan ang Banal na Espiritu sa atin. Kaya mga kapatid, dare to go in faith. Ngayon na po natin i-apply lahat-lahat yung 11 Sundays po natin, or more. Kasi meron tayo isang, mga ilang messages po dyan na hindi natin natapos ng isang Sunday. Kaya mga kapatid, natuto ba kayo tungkol doon sa key to miracle? Sabi nga, di ba? Without faith, it is impossible to please God. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Na? Kaya alin sa area ng buhay mo na pwede mo i-apply ngayon yan? Tayo po lahat ay tumayo.
tayo po'y manalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po muli sa aming po mga napag-aralan. Nalangin ko po, Panginoon, patuloy ka pong mangusap, patuloy ka pong manguna. Naway, Panginoon, ang mga salita mo po na aming nabasa, na ipaliwanag. Naway, Panginoon, ang banal na Espiritu mo po, ang siyang magpaliwanag po sa kanila. Tanggapin po nila, Panginoon, isang hamon, isang encouragement, isang claim sa mga promises mo po, Panginoon. Ano man po ito, O Diyos. Kaya, Panginoon, nalangin ko po, naway sa mga messages na narinig po na inyo pong anak, ang bawat isa sa amin ngayon ay handa na pong tumanggap ng milagro po, ng pagpapala sa inyo po, Panginoon. Yeah, Lord, kung meron po kami mga dapat na isuko pa po sa inyo, dalhin sa inyo po dito sa altar neto. Maaring mga kabigatan, kahilingan pa rin, naway dito po, Panginoon, lahat sa altar neto, amin po may lapit ang amin po mga sarili. Kaya, Panginoon, dalangin ko po ang paanyaya. Kilusin mo po ang inyong po mga anak. At kung meron po sa aming kalagitnaan, wala pong katiyahan ng langit, iligtas mo po siya, Panginoon. Ito po lahat ay aming po hiniling salamatan sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Habang lahat na kayo ko nakapikit. Now, it is a choice. Will you love God? Ikaw po ang gagawa ng decision po na yan. Meron ka bang mga gustong patunayan pa sa Panginoon? Now, though na hindi po natin siya po pwedeng i-challenge, pero alam natin, meron tayong Diyos na supok na supok na. Kaya mga kapatid, ano man na naging mensahe ng Panginoon sa iyo, ano man yung mga gusto mong i-claim, halika rito sa harapan ngayon. You come. Sige po. Amen. Handa ka na ba sa milagro? Are you ready for God's blessing? Come and go. Sa iyong involvement, we are better together. We are better together. Halipo kayo. Sige po. Mapagpala namin, Diyos, salamat po muli sa inyo pong kalakilaan. Salamat sa mga anak mo po na nasa altar po ngayon. Dalangin namin, Panginoon, ko po ang siyang duminig sa kanila pong mga inilapit. Lord, kayo po ang nakakaalam na inyo po mga anak ay tunay handa na po sa mga milagro, Panginoon. Alam naman namin, Panginoon, hindi po sa pamamagitan ng tagal ng aming pong pagiging mananampalataya sa inyo, kundi, Panginoon, sa pamamagitan po ng aming pong tunay ng katapatan at pagtitiwala po sa inyo para po, Panginoon, aming makamtan ang mga pagpapala na nakalaan bawat sa isa sa amin, Panginoon. Lord, ang panalangin ko po, Lord, ma-enjoy po namin ang mga blessings galing po sa inyo. Maging encouragement po kami sa iba.
maging patutuo po kami, Panginoon, na meron kaming Diyos na pinaglilingkuran na siya po ay buhay. Kaya Lord, bless mo po ang bawat isa ngayon. Salamat po sa inyo. Ito lahat po ay aming hiniling ang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, maganda po tayo sa ating kaloob. Isa po nga pala mga kapatid, ano, gusto ko lang pong i-acknowledge na si Sister Jo Marcial, yung kanya pong panganay na anak na si Willow, si Wiji, eh nakagraduate na po at nakapagtrabaho na. Natala niyo po yung bata, sabing ganon, kanyang nanay, ang gusto niya raw, yung unang sahod niya po, ibibigay niya dito sa ating church para kanyang first fruits. Kaya dideposit po, Mr. Joe, na nilagay ko na po yung kanyang sobre dito po sa ating pong offering box. So, ina-acknowledge ko lang po na yung offering po ng bata. Amen? Ganun din si Sugar, nagpadala na rin ang kanyang tithes. So, purihin na Panginoon. Na? Amen? Okay. Ayan po yung ating mga ushers na mimigay po ng offering envelope. Next Sunday po, mag-start po tayo ng another series po. Na at umpisan po natin pag-aralan yung Ten Commandments. Sampung utos. Gusto nyo ba yun? Alam-alaman yung sampung utos? So, yung series po natin. So, kung sampung utos yan, sampung Sunday. Na? At kung buhay pa po ako, matatapos natin yan. Ito si Brother Jude. Ang dami tuloy ni nervyos, binroadcast mo pala yung aking lab result. Nung nakikita ko, Pastor, buhay pa kayo? Hindi naman ganun. Pero marami nag-pray. Nakita ko naman doon, parang meron pag mahahay, nakalagay, age, pag low. Pero marami pa rin naman normal. Na hindi ko lang maintindihan yung iba doon. Basta naintindihan ko lang yung aking, blood sugar high. Tapos, meron doon uric blood, acid, uric acid, na normal. Sabi ko, normal yung uric ko, ba't nasasakit ng mga rayuma ko. Napakita mo kay doktora mamaya, ha? Para makita kung aabot pa ako ng Ten Commandments. Amen. Usher, sali na po kayo. Malagay ko, lalakas na po ako kasi yung gun ban hanggang bukas na lang eh. Makakapaglabas na naman ako ng stress. Ayaw po lahat ay tumayo. Pagpala naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa mensahe po ng aming napakinggan. Salamat Panginoon at patuloy po kayo nagbibigay sa amin, nagpapakain sa amin Lord. Tinuturuan kami Panginoon kung paano po nga ma-unlock Panginoon at makita po sa aming mga buhay ang kapangyarihan niyo po magpakita ng miracle po sa amin. Salamat Panginoon at patuloy po kayong nagmamahal, patuloy po kayong nagbibigay sa amin ng mga bagong karunungan Panginoon. Ganoon nga din, Panginoon, sa aming pong pagkakaloob. Dalangin namin, Panginoon, ito po yung maging kalugod-lugod sa inyo. Maging kagamit-gamit, Panginoon, sa inyong pong gawain at sa mga mission po na sinusuportahan ng aming iglesia, Panginoon. Magpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa kanila pong mga hanap buhay, Panginoon, at sa kanila pong mga pinagkakitaan, Lord. Dalangin namin, Panginoon, na kung ano man po ang aming makakaloob sa inyo, Panginoon, ito po, Panginoon, na yung maging kalugod-lugod at maging kagamit-gamit. Ito nga, Panginoon, ang aming samot dalangin. Samot kami sa pangalan ni Jesus. Amen. And welcome any call.
So, Thanksgiving din kay Tatay Joaquin, ano? Medyo maayos-ayos na po siya. Patuloy pa lang din na prayer po. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Awitin na po natin yung ating It's Not In Vain. The first verse now, sing. We have labored in the vineyards of the Lord, and it seems the world has stolen our reward. But God has not forgotten, and when He calls us home, we'll receive eternal treasures and a place of honor near His throne. It's not in vain, it's not in vain. We serve a risen Savior, Jesus rules and reigns. Lagyan nyo naman ng maganda expression yung mga mukha nyo. Yan! We do not walk. Yung kantang may conviction. Our neighbor, our witness, our faith, it's not in vain. And God has seen faithful service through the years, all the heartaches, all the burdens, all the tears. So do not be discouraged. There's a purpose, there's a plan, there's a reason for each season. So trust the leading of His hand. It's not in vain, it's not in vain. We serve a risen Savior, Jesus rules and reigns. The heavens cheers us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our faith, it's not in vain. It's not in vain. We serve a risen Savior. The heavens cheers us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, our faith is not in vain. Amen. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa tapos na pananambahan. Dalangin namin ang Sunday School, Panginoon, kau po ang siyang manguna po sa mga mag-aaral, maging sa amin po mga tagapagturo po. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ito po lahat ay aming iniling sa pangalan ni Jesus. Amen.